shout out sa wife ko, kay Dorothy Fernandez. God bless. So hello guys, what's up? So welcome back sa aking YouTube channel guys. On archery, nagbabalik para sa isa namang bike check video. Ayan guys, nasa likuran ko lang ang napakaganda guys, entry level na mountain bike. Siyempre gawa yan ng Foxter. Ayan, so hindi na to bago sa market guys. May mga nakikita na akong gumagamit ito. Ayan, tumama yung handlebar sa ulo natin. Foxter Elbrus. Na wala nang intro guys. Diretso na agad tayo dito sa bike check ng ating Foxter Elbrus. So ayan na guys, ang ating iba bike check, syempre ang Foxter Elbrus. Ayan, sisimulan natin sa kanyang frame guys. Ang una ko napansin dito sa frame na to, ang lapad nito, parang pamalo ng panlaba. Ayan oh, makikitid dito, then malapad dito. Kapansin-pansin talaga siya guys. Ang lapad oh. Yung parang palo-palo, yung tinatawag, yung gamit natin ng mga lola natin. At syempre, naka-water decals yan. So halos lahat ng nakikita ko decals dito ay naka-water decals. Ito, water decals yan. FT-7.3. Tapos dito may nakalagay na Elbrus. Ayan kung nakikita nyo. Hindi siya masyadong pansinin guys. Ito, meron din water decals dito. Kasi nagbe-blend siya sa kulay ng ating frame. Ang kulay ng ating frame guys, may shining shimmering effect na rainbow. Parang may glitter siya guys na glossy white. Na smooth welding guys. So, ang ganda nito. Ayan o, merong ano rito, cover. Hindi siya butas guys ha. Manipis yung cover niya dito sa bandang gitna. Tapos, smooth welding din dito guys. Ayan, ang haba ng relasyon ni top tube sa si down tube. Siguro nasa 130mm to guys. Tapos yung head tube natin guys, sinukat ko to, 120mm ang haba nyan. Ayan. At tingnan natin kung straight or tapered. Palagay ko guys, tapered to. Ayan. So magkaiba kasi ng size yung taas at baba. Tapos meron siya dito parang mga zigzag o. Ayan. Zigzag. At yung logo syempre ng water decals ng Foxter nandito. Hindi talaga siya pansinin guys lahat ng water decals niya. Napakahirap makita kung hindi mo siya lalapitan kagaya dito. Oh, di ba? Ang lapad ng kanyang chainstay, then pakitid. Pataas to. Dito naman, pa-bladed naman yung kanyang seatstay. Then dito pabilog. Ayan. Wala siyang bridge dito. Nakabukal lang yan. Tapos, dito may bridge. Ayan, wala siyang tumniliwan. Ayun, mayroon tumniliwan ng tawag doon, tapalodo. Dito naman yung kable ng RD. Nandun ang kable ng preno sa likod. Tapos, ayan. Butas oh. May butas dito. Isa lang ang lumabas. Palagay ko ano to guys, RD. Ito, preno. Ayan. So, ano lang guys. Kung akin to ha, kung akin lang, etong preno na to, papa internal ko, ay wala pala. Isa lang yung internal niya dito. Sa kabila, wala. Wala promise. So hindi mo siya mapapa internal kasi walang butas dito. Pero na lang kung bubutasan mo. Wala talaga.
So external ang kanyang preno sa likod, dito dumaan. Ayan. Ah, syempre dito tayo ngayon. Ah, yung size ng frame niya, guys, nakalimutan ko. 16 inches. Ito. Size medium. Ayan, nakamating na natin makakalimutan yun, guys. At syempre dito, malapad, then pakitid dito. Ayan. Ayan, kakaiba yung frame niya, guys. Kakaiba yung geometry no frame na itong Foxter Elbrus. At ito tayo, guys, sa kanyang suspension fork. Napawawa ko dito, guys. Ayan, wow! Kasi yung manual lockout niya, guys, oh, meron siyang fine tuning. Hindi lang siya on-off. So, pwede mo siya kala 1 port, may kalahate, may 3 port, meron siyang fully closed. So, bahala ka na. Nasa sa'yo na yon. Tapos, dito yung airbag cover. Ayun, naka-airshock tayo, guys. Nasya-shock ako dito. Ayan. So, sisikipan ko lang, guys, kasi may mga nababay-check tayong maluwag to. Baka kasi mawala. Hirap pa naman maghanap niyan. Hirap makabili. Ayan. Sikipan natin. At, syempre, alloy ang ating crown, alloy ang arc, alloy ang lower, alololoy yan. Alololoy. At ang stanchion natin, guys, mahaba to. 125 mm from here to there. Ayan. 25 mm. Ah, 125. Pero pag dito mo sinukat, hanggang dito, ay, sir, thank you. Ah, 130 mm. Ayan, oh. At syempre, meron yang sticker na Foxter Air Magnesium Alloy MTB. Ayan, 27.5. Tapos merong guide. Ayun. Yung guide na yan, guys, depende yan. Yung PSI, naka-depende yan sa bigat mo. Ayan. So, pahanginan mo o kaya pabawasan mo, depende sa iyong bigat. Ah, napawawa ko dito, guys. Naka-airshock na siya. Oh, diba? At ito, tornillo to. Alak lang to, guys. Akala ko may rebound adjuster. Ah, wala. Ayan. At ang hubs natin, wow! Novatec! Ang ating hubs na alloy, sealed bearing siguro to. Hindi ko makita. Pero mataas ang chance, guys, na sealed bearing to. Na quick release. Ayan. Bilangin natin ang task. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 32 holes. Ang ating hubs. Ay, nakalimutan natin. Kuha tayong magnet. Magnetin natin spokes. Ayan, guys, ang spokes natin, ayun, bakal. Ayan, bakal. At ang ating double wall alloy rim ay na may tatak na Foxter. Ayan, sticker lang to. So, 20 mm ang lapad yan. So, ano na siya, pa-curve. Pa-curve na yan. Wala siyang ano rito, yung pinakakanto. Ayan, oh, ang ganda na to. Tapos, ang gulong niya, guys. Ayan, hindi ko na malaman kung skin wall to or gum wall. Pero ang lapad nito, promise, guys. Gawa yan syempre ng kenda. Tapos kenda pa rito. Kenda. At ang size niya ay 27.5 by 2.2. Ayan. So, parang pinaghalo na to na road. Saka pwede na rin to sa trail kasi malalayo na siya. At maliliit lang yung specs niya. Syempre, sa kabila ganun din. Ayan, hanapin natin. Ayun. Novatec na hubs. Na alloy. Palagay ko 32 holes, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 32 holes nga ang ating alloy hubs, quick release yung loading. So kung seal bearing ang harap, malamang seal bearing din ang likod. Baka lang ating spokes, alloy ang ating double wall alloy na double wall na rim, ayan, na may tatak na Foxter, at gulong na kenda, ayan, na 27.5 by 2.20. Ayan, oh. At ito, guys, pang malakasan to. Ang tatak ng ating cogs ay hindi ko masilip. Silipin natin sugek. Ayan, sugek. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 speed. Ayan, pwede na to, guys. Ayan, oh, nasa 20 naman yan, eh. Wala yan sa bike. 11 to 36 teeth. 11 ang pinakamaliit, 36 ang pinakamalaki. At ito, guys, Diore. Shimano Diore ang kanyang RD. Mapapasa na all ka na lang. At ang ating tension pulley ay ano to, standard. Ayan, hindi yan standard electric pan, guys, ha. Ang guide pulley niya, guys,
oversize. Yeah, hindi. Parehas pa lang standard to, guys. Ang hirap makita nung sa likod, guys, yun. Parehas na standard na plastic. Ang kadena natin, ano to? PYC? Oh, parang ilang nakakita ng PYC, guys, ha? Pa-comment naman ako sa baba, guys, kung ano tong PYC na to. Ayan. At syempre, ito ang ating crankset. Ang crankset natin, wow! May pasukan! Tingnan natin kung may labasan. Wow! Walang labasan. Pasok lang lang pasok. Made of alloy yan. 170mm gawa yan syempre ng charm. O, diba? Halotech. Yan. Ang chainring natin, guys, ay gawa sa bakal. Yan. Bakal yan na narrow wide. O, diba? Ayan. So, ganda. Tapos silver yung ano nyo, chain bolt niya. So, nagpapaganda yung silver dito. Maganda siyang tingnan. At ang ating seat clamp ay made of alloy, Moser, 34.9mm. At syempre ang ating seat post ay made of alloy pa rin na Foxter ang tata. Straight yan, guys. Ayan o, unat na unat o. Diretso, diretso. Ayan o, ang taba na to. 350mm ang haba, 31.6 ang taba. At ang pedal natin ay alloy na may tatak na felmin. Ayan, alloy. Hindi siya ganun kalapad, guys. Pero katamtaman na lapad lang. Tapos ball bearing pa to, guys. Ball bearing. Ball bearing. Ball bearing. At ang upuan niya, medyo maliit ng konti. Ayan. Ayan, liit lang nito. Ayan. Tapos meron dito parang kanal. Ayan. Ah, hukay pala to. Hindi pala to kanal. May hukay dito. So, bahala na kung saan dumalo yung ihi mo dyan. Ayan, oh. Tapos pababa ito. Yung lapatan ng pisngi. Tapos merong maliit na parang ano lang to, hiwa o konti lang naman. Pero palagay ko, pag umutot ka rito, kailangan mo itaas ang puwit mo. Kasi walang singawan dito, yo. Ang foam niya, guys, malambot na makapal. Yan, sarap siguro pa nito, guys. Promise. At ang handlebar niya, guys, ay may 680mm. May back sweep yan, guys. Kung nakikita nyo, may back sweep. At low rise. Ayan. Low rise, back sweep, 680mm, made of alloy. Siyempre, may tatak yan na Foxter. At ito, napansin ko, guys, oh. Kamukha siya ng mountain peak na stem. 85mm to. Ayan. Kamukha talaga siya ng mountain peak. Pero hindi mountain peak, nakatatak lang ay Foxter. Enjoy life, ride Foxter. Siyempre, Foxter ang top cup yan, aluminum. Ang spacer niya, dalawa, aluminum din yan, 10mm. Ang dust cap niya, aluminum din, 10mm. Ang ganda nito, guys, promise. At ito, uy, ang lambot ng hydraulic brakes niya, guys, promise. Ang sarap. Yung Shimano ko, hindi ganito kalambot, oh. Kayang-kaya ng isang daliri, oh. Shimano MT-200 ang ating hydraulic brakes. Siyempre, yung lever niyan, ayan, oh. At tingnan nga natin kung magnet, ties, or hindi. Bakal ang lever natin, guys. Ito, bakal, oh. Namamagnet siya, oh. At ang shifter natin, syempre, Shimano Diore na 10-speed. Wala siyang indicator dito. Wala, oh. Manguhula ka lang. At sa kabila, walang shifter kasi naka-1-by lang tayo. Huwag maghanap ng wala. Baka bigla kang iwan niya pag naghanap ka ng wala. O, diba? Uy, joy! Joy to the world! Oh, napapaanta tayo, magpapasko na. At ang ating rotor, parang may patak yung rotor natin, eh. Palagay ko lang, ha, may tatak. Tingnan natin. Ah, wala. 160mm. Pero palagay ko Shimano to, guys. Kasi meron siyang sticker ng Shimano. Paki-comment naman, guys. Pero palagay ko talaga Shimano ang ating rotor na 160mm. Ayan, yung kapartner na rotor ng mga MT-200. Ayan, paki-correct na lang ako, guys, ha. At naka-post mount na caliper na Shimano MT-200. Ganda, promise. Oh, di ba? At sa kabila tayo, guys. Ariko. Sa kabila, ganun pa rin, naka-post mount. Ang ating Shimano MT-200 sa loob ng frame. Ayan. At 160mm na rotor. Meron talaga yung siyang sticker. Palagay ko, Shimano din to. Yan, paki-comment naman ako, guys. At ito yung kabila ng crank arm natin. Charm.
Ayan o. Parang Pro Wheel yata to, guys. Logo ng Pro Wheel to eh. Kung hindi ako nagkakamali. Pro Wheel yan. Pro Wheel na charm. 170mm ground arm. Made of alloy. Hollow tech yan, guys. Oh, at syempre ito. Malamig na malamig. Lalagyanan ng ating beer. Ang sarap niya, no? Oh, di ba? Matagal-tagal na. Hindi tayo nakaka-beer, oh, di ba? Oh, malagay ko, wala na ako nakalimutan dito, guys. Sulyapan uli natin. Thumbs up, panalo to, guys. Mapapasana all tayo rito. So, yan, guys, ang ating bike check video ng Foxter Elbrus. Nagkakalaga to ng 21,000 pesos. Dito yan sa FJ Bike Malolos, Bulacan. So, ilalagay ko, guys, sa description ng kanilang contact number, Facebook link at Google Maps sa mga gusto mag-avail nito dito. Ayan. So, meron nga din pala sila, guys, na home credit sa mga gustong kumuha ng hulugan na bike. Ayan, oh. So, hanggang dito na lang, guys. Huwag kalimutan pindutin ng like at mag-comment ka na rin dito, guys. Himas tayo. Baka magkaroon tayo nito. Himas-himas! Comment na rin kayo, guys, kung ano masasabi ninyo dito sa ating Foxter Elbrus. At huwag kalimutan pindutin, guys, ang subscribe button. Road to 6,000 na tayo, guys. Maraming salamat sa panonood. Maraming salamat sa mga sumusuporta. At maraming advance thank you sa mga magsasubscribe dyan. Oh, diba? Hanggang dito na lang, guys. Maraming salamat sa panonood. Bye-bye. Kita-kita sa susunod na video. Bye-bye.